Magandang araw po ulit sa inyong lahat. Kami po ay mga mangisda na parang ay traditional o handline lamang. At ngayon nga ay ipapakita namin sa video na ito kung paano manghuli ng malalaking pusit o diamondback squid sa traditional na paraan. Sa umaga kami nag-aarya at pababayaan lang namin ito maghapon. Susubaybayan na rin namin kung may huli o kung nasa tamang linya pa ito. Dahil kung minsan, nalili sila sa linya at palatandaan na mayroon ng huli ito. Labing dalawa hanggang 15 set ng gear ang inaarya namin. Ang bawat isa ay may lalim na 1,000 hanggang 2,000 talampakan. Nilalagyan namin ang bawat isa ng marker flag para madali namin makita kahit malayo. Mayroon din dalawang float para kung mayroong huling malaking isda ay hindi ito lulubog at tuluyang hindi na makita. At paglipas nga ng ilang oras ay may huli na ang isang ito. Halos lumubog na ang maliit na float. Palatandaan na malaki o di kaya dalawa ang huli nito. At sa tuwing inihila ko ito ay ramdam ko ang sakit at pangangalay ng braso at balikat ko. Dahil madalas inaabot ako ng 10 hanggang 15 minuto bago matapos ang paghihila. Kailangan din na maingat sa paghila para hindi matanggal ang pusit. Napakalambot kasi ng laman ito. Sa lalim at bigat nito ay talagang nakakapagod at mas gugustuhin ko pang manghuli ng tuna. Sa tansya ko, aabot ng 5 kilo o higit pa ang kabuuan bigat ng bawat isang gamit namin. Dahil ang bawat isang tangkab o squid jig ay tumitimbang ng 3/4 kilogram bawat isa. At dahil dalawa, kaya aabot ng halos 2 kilo. At ang timbang ng nylon ay mayigit 1 kilo. Dagdag pa ang malakas na agos sa tuwing inihila at lalong bumibigat ang paghila pag may huli. Sa maghapon namin pagmamalakaya ay 4 hanggang 10 pusit lamang ang aming nahuhuli. At kung minsan ay wala pa dahil na rin sa lakas ng alon at agos. Pag ganito ang sitwasyon ay hindi na lang kami nag-aarya dahil mapapagod lang kami at magsasayang ng oras. Sa dulo ng video na ito ay makikita ninyo ang dalawang pusit na huli namin sa isang gamit. At talagang nakakapagod ang ganitong uri ng paraan ng hanap buhay. Siyempre, kailangan magtiis dahil ito ang aming kinabubuhay at para na rin sa aming pamilya. Huwag po ninyong kalimutan na mag-like at subscribe at share kung nagustuhan ninyo ang video na ito at kung nais ninyo pong makatulong sa aming mga traditional handline fishermen. Thank you.
Nag-iisa lang siya pero ramdam ko ang bigat sa tuwing nanlalaban siya. Sa palagay niyo guys, gaano kabigat ang isang ito? May huli na din ang isang ito. Gaya ng nakagawian, kailangan maingat na paghihila ang gagawin ko dahil pag nakawala ito, para nagtapon ako ng halagang 1,000 hanggang 2,000 piso bawat isa. Depende sa laki at bigat. At napakahalaga ng bawat isa para may maibenta kami dahil malaki ang ginagastos namin sa bawat paglaot. At dagdag pa dito ang gastos kapag nawawalan kami ng gamit o di kaya napuputulan. Dalawa sila at mukhang siniswerte kami at sa pagkakataong ito ay kailangan mag-ingat kami ng gusto dahil kung hindi, hindi kami makakabawi sa pagod at hirap ng paghihilaan ito. Sa wakas, nakalawit na at nakahinga na ako ng maluwag at syempre, masaya na rin. Maraming salamat sa panonood at huwag kalimutan na mag-like at subscribe at share na rin kung nagustuhan nyo ang video ng ito. Salamat!